Bongbong. Bongbong Marcos. Bakit Bongbong Marcos, ma'am? Siyempre, nung gusto ko. Ayun. Thank you po. Mga history niya, mga wala namang history yung mga... Ha? Ano po? Ayan. Mga history niya, mga ablog. Ayan. Mga dehado. Eh, si Bongbong, kaitang-kaita na. Kahit pagbalibalik ta rin mong mundo, si Bongbong talaga mananalo. Ayun. Ilang tanong ba kayo, ma'am? Ilang tanong ba kayo? 24. Yun. Talagang mulat na siya sa kautuhan. So, nag-research kayo regarding sa Marcos before? Tinignan ko kasi yung mga lumalabas sa mga negative. Eh, syempre, dapat hindi tayo one-sided. Dapat titignan din natin yung kanilang sitwasyon dati. Yun. Sinabi ng dati ko, Marcos siya. Kaya Marcos din ako, pero tinignan ko muna, nag-research muna ako. Tapos nakapanag ko sa mga TikTok yung mga content about sa ganyan, mga positive. Wala akong naano. Ayun. Thank you po, ha. Thank you po, ma'am. Subscribe ko sa YouTube channel. Bias na yun. Ano ba sasabihin niyo, ma'am? Sasabi ko lang, pag-isipin niyo mabuti. Hindi masamang alamin ang katotohanan. Okay na. Ayan. Thank you po. Thank you. What you gonna do with the big man? Sir, solo po. Ang labanan sa kalye, survey, dalawa lang BBM at ang undecided na. Ingat, sir. Opo. Bali dito, mga kapatid. Dalawa na lang yung undecided. Nakay daw sa dulo, ah. Panay. Okay. Panay. Pagsabi sa akin na dumadami na raw ang mga tugusuporta ko sa TikTok pagkampanya pa, kahit maaga pa. Kaya ito ang ilan sa mga pinadala sa amin na sinama ko na rin si Sandro para mapanood naming sabay. Eh dahil balita ko naman, marami rin siyang TikTok na ginawa niyo ng content. 200 million views na. Ako, nagyabang pa. Hindi, gulat. Nagulat ako. I don't have a TikTok. May trend ba? May trend ba na umiikot na ganito? Gusto ko talagang iboto si Bongbong Marcos. My first vote po. Hindi ako tatakbo para labanan ang isang tao. Tatakbo ako para tumulong sa bansa. Si Bongbong Marcos lang talaga yung may vision sa ating bansa. Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the world. Talk to God, go banging on. You can be a master. Don't wait for luck. And the world's gonna know your name. Oh! That's terrific. That's cool. That's hard. Sana kuha tayo ng kopya. That's nice. Ganda. Tulad na sinabi ko kanina, ang fake news na kumakalat ay isa lamang o walang legislative accomplishment si Bongbong Marcos. BBM ay may isinulat na 37 na batas, 4 ang napirmahan dito. Ito yung lahat, mga kaibigan. Kasama dito, mga kaibigan, ang pagbuo ng National Youth Commission. Oh, yeah. At saka ang pagbuo ng Department of Energy. Ang galing-galing naman talaga. Sino po boboto sa darating na halalan? Sino po boboto ngayon? Si Bongbong o si Lenny po? Puta, ay Bongbong na ako. Puta na eh. Wala na niya yan. Sino dito eh? Hindi pala ko nalang kay Marcos. Kayo po, ma'am. Siguro Marcos sir. Hi guys, I just want to share with you that I'm so excited because tomorrow, first time ko magpapa-register to vote. Magpapa-register ako to vote for my next president this coming 2022, and that's Bongbong Marcos. Ay, anong gumata? Yes! Oh, you love it. You love it. Come what on. The hell? I'm no simp or anything, but when I see him, I'm like, yay! He's like, why didn't you add this? He'll be like, you walk past a fastery like, to see that as one more. Skip. She's a nice song. Yeah, your standard's so high.
sure if people do this. This happened a few days ago. Oras, ganyan nga to, Nick. Mag-ingat po kayo. I was in a Zoom interview. Yeah, I heard. I was in a Zoom interview, and they left the password open. So everybody came. Ang daming sumali. There was a girl that was kind enough to say hi in the middle of the interview. Well, whoever that was saying hi, hello to you too. Maraming salamat sa lahat ng nasa TikTok na kaibigan natin. Nakaka-good vibes lang talaga. At yan naman talaga dapat. Ang gamit ng social media, positive vibes lang po tayo. Walang fake news, huwag yung nag-aaway, huwag yung nag-a-unfriend. Basta positive vibes lang po tayo. Kahit magkakaiba tayong lahat sa ating mga gusto, dapat respeto po at huwag naman natin tapusin ang aming mga friendship. Gamitin natin sa maganda yung social media. Katulad ngayon na may sakuna sa Norte, let us use it for important things like to share hotline numbers o kaya man magpadala ng mga updates sa kalagayan nila o kahit to gather help from yung mga gusto mag-donate at tumulong para mag-connect ng mga pamilya na hindi nakakapag-usap. Maraming salamat uli sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa amin. Stay safe, stay dry, sama-sama tayong babangon muli.